Many seek the ruler's favor, but everyone's judgment cometh from the Lord. Sabay-sabay po. And an unjust man is an abomination to the just, and he that is upright in the way is an abomination to the wicked. Let's pray. Salamat sa iyong masalita, Panginoon, sa aming gawain. Nagawain, Panginoon, pagkatiwala sa amin. We pray na kami papatuloy. Ngayon kami ng katapangan, katalinuhan, Panginoon. At preserve niyo po ang aming lusugan, aming tabaho, aming katunungan, Panginoon. At pamilya po namin, we pray na kayo pong preserve. Mag-iingat sa bawat isa. As we study, Panginoon, mag-continue kami. Maraming salamat sa success kanina. Ay Kuya Jerry, Panginoon, na sana nandito yung nahawa or something. Ano po yung mga pinag-pray, Lord, mga business, mga sakit, mga blessing. Ingatan po ito, magamit sa maayos, sa ministry. Ganun din po si nanay, lagi mga church, kung meron sila doon. I-pray na kami po yung mag-aaral yung salita ngayong gabi muli. Buong pagkatiwala na ang pagpapala, Lord, ay nariyan sa bawat isa, Panginoon, titiwala sa inyo na andyan ang blessing sa pag-aaral ng salita sa kayo pong lalati, gagabay. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga kapo na po. Matapos na po tayo, no? Last verses na sa 29, then 30, 31. Tapos. Okay. Exciting ba? Sige, tatalino na natin, no? Matapos na yung Proverbs. Hinimay natin. Alam ko, na isa lang hindi ko na-explain dito, eh. Alala niyo yan? Nanonood niyo ba? Okay. So, dito tayo natapos last week. He that delicately bring up his servant from a child shall have him become his son of the land. So, kahit wala kang anak or kahit may anak ka, additional na parang anak mo na rin yung mga taong tinutulungan mo, tinitrain mo. Yun yung isabihin lang po doon. Kaya, sa amin, si daddy, maraming tinrain yan eh. Alala ko, mga walang kuha nga na buhay ba yung mga yan. Kaya nag-training nga, kahit paano, kumita, natuto. Yung iba, may nag-ano ba doon? Mayroon ba tayong na-produce na ano doon? Sino doon? Ni? Ah. Si Germany. Naalala ka naman, di ba? Naalala, si pag-uwi nga daw. Ayan, ayan. Si daddy, marami na pa yun. Naalala ko, bata kami. Ito parang bago lang bago yung mga katulong ni daddy. Yung mga tinutulungan lang pala, di ba? So, ganda yan. Nalala si daddy niya. Malay mo, makarating sa Germany si daddy. Joseph. Si Joseph din. Si Joseph yung naalala ko nga. Eh. Kahit pa paano, di ba? Si Joseph. Certification. Na nagtabaho. Kahit hindi na pinadala sa Mindanao. Ay, ganun ba yun? Oo, kung may talent ka, skills. O, skills. Wala kang training sa... Palo, inaalala kami ni Kuya Joseph. Oo. Mayaman na daw yun, eh. No? Natuloy na ba siya mag-resign? Oo, gusto niya mag-resign bago na matapos si Duterte. Kasi marami na siyang pitch-pitch. Corrupt daw ba yung official na, ay, gobyerno natin? Sino ba? Hindi niya, sinasabi nga siya mga... Focus daw eh. Hindi mawala eh. Mayroon na namatay kami, hindi ko talaga namatay. Pinatay? Reyes? Oo. Yung pinatay ko sa akin. Oo, yung ano? Nagtago. Pinatay lang yung nagtago. Oo, pinatay. Sinabi niya. Hindi, totoo po talaga yan. Kaya yan. Punta doon. Yan, so pag nag-training ka ng tao, huwag yung makakalimutan niya. So ngayon, ito na tayo ngayon sa 22. An angry man stirreth up strife and a furious man abounded in transgression. Ang ganda yan, di ba? So, umabot ito mga bata, homeschool kasi. Pero pag kayo makakamit kayo ng tao, ba't itong tao ito laging galit? Kahapon, galit siya doon sa isa niya. Ngayon, may kinukwento na naman, galit na naman. Kasi sabi ng Bible, huwag mo samahan yun. Ngayon, kung kaya mo siyang tulungan, diba, ibig sabihin, matured ka na, mga bata, di ba na kaya yan, madadamay kayo dyan. Yung mga classmate ako dating ganun, gusto, ang usapan lagi, away eh, trouble, mga ganun. Diba,
Oo, may kinaiba kayo, napakinggan ko lang. So, yun yung mga na-observe ko. Pero ngayon, pag binabasa ko yung Bible, ah, ganun pala, yun. Sabi niyo, still it up, strive. May mga paulit-ulit tayo sa Proverbs, di ba? Yung, hawa ko mga yung tenga. Ganun yun. Wala namang away kanina nung dumating siya. Nag-away. Ba't nagsuntukan niyo? Kasi mayroong isa dun. Wala namang problema. Sabi, sige, matapang ka ba? Hawa ko mo yung, ganun-ganun eh. So, mag-ingat kayo dyan, mga bata. Hindi lang sa mga bata yun, actually. Kahit sa, yan, sa forum, online, may mga bastos talaga dyan. So, pag nakita mo ng ganun, dapat alam mo na hindi sila deserve ng oras mo. So, huwag mo na patulan. Kaysa ikaw din. Hindi ako papayag kasi sinagsalitan ako ng masama. Eh. Marami ka pang maranasan ganyan. Huwag kang, ano, i-manage mo yung, ano mo, expectation mo sa ganyan. Eh, sa pa furious, another ano lang po 'yon, another word for angry. Pero pag furious, fury, talagang galit na galit. Pag ang isang taong galit na galit, tayo sabi diyan na man, furious man abounded in transgression. So hindi lahat ng galit ay masama, pero karamihan. Kasi pag galit ka na, hindi na stable yung emotion mo, di ba? Strong emotion yung galit eh. So ano pa yung mga strong emotion? Yung lungkot, ganun din, masaya. Sabi ng isang quote, sabi daw, pag maano ka daw, either galit ka, masaya ka masyado, o sobrang kang lungkot ka, huwag kang mag-decide agad. Magandang advice yun eh. Kasi mamaya, operan ka ng kung anong, bili ka na ng ganito, nalulungkot ka, punta tayo sa ganyan. O kaya masyado kang masaya, bili ka na ng ganito, ah, o sige. Okay. Galit ka, o, oh, ito, bili ka ng ganito. So, pwede ginagamit ng iba yan. At siyempre sa Satanas. Ayun, mga bata, itong mga to, ito Stephen, medyo anong emotion ito eh. Kailangan pang kontrolin. Si Aiden, naroto na rin magalit eh. Sa liit nun eh, no? Kaya dapat tinuturuan na. Si Peter, dati mabigat din ang kamay nito eh, pero natuluan. Ganun lang yan. Ngayon, si Joshua, ano bang emotion ito madalas? Mahiyain. Emotion ba yun? Baka may dahilan din yan. Diba nabanggit ko sa inyo, mga bata, hindi healthy yan. Kaya pag tinatanong ko kayo, in-expect ko sumagot kayo. Pag hindi kayo sumasagot, may something dun. Kaya kahit pag nagsolvening kami, alam mo na agad yung mga mangyayari dito, wala eh. Kasi pag hindi mga, yung response, hindi maganda, medyo malabo yun. So iba dun, hindi nagtitiwala. Pati yung titiwala, inaayos mo na ang sarili mo para na silang masabi, yung taong sobrang tahimik, pangit din. Okay? Kaya, kontrolin niya. Si Jamie, ano bang emotion ito? Na, may strong emotion na ba to? Nagalit din? Parang hindi nagalit to eh. Si Jana, mabilis lang. Ah, galing. Matalino yung ganyan, mag ganun. Kasi nga, alam mo, di ba? Tapos na yun ako, ganun din eh. Pag nagalit ako, tapos na yun. Pag napalo na, okay na yun. Ubusin yung oras mo sa, ano, yung ano man yan, huwag kang magtanim. Si Jana ba? Nainis din. No, madali rin mawala yung galit. Wala na. Gito. Yan. Nakasang boses eh. Bata pa naman yan. Hinuhubog nyo pa lang yan. So yan ha, pag magagalitin, umiiwas kayo dyan. Pag kayo yung magagalitin, may problema. So ayusin nyo. Kaya sinasabi ng Bible, ganito kayo. Maraming high blood, maraming masasabing masama. Maraming ka pwedeng magawa, masaktan. Huwag kang magsasama sa ganun. Pag ikaw ganun, anger management mo. Alam nyo, may pelikulang ganun, kasapat ako eh. Pero totoo daw yun, meron daw ganun actually sa amin, sa kampanya may ganun eh. May seminar about anger management. Anger man. Okay, a man's pride shall bring him low, but honor shall uphold the humble in spirit. So, again, pinag-opposite yung pride, yung proud, yung humble. Ano yung pagkakaiba doon? Yung pride daw, ayun yung mga mapagbataas, di ba? Ang sabi niya, sila yung ibababa. Ulit-ulit niya kahit sa New Testament. Pero sabi dito, but honor shall uphold the humble in spirit. Paano kaya nangyari yun? Totoo ba to?
Yung sabi sa Bible eh. Ang isa nakikita ko dyan, kasi kapag gamble ka, mas tatalino ka kasi ikaw yung di agad gumagawa ng action. Pag ikaw ay na-ape, ganyan-ganyan. Diba? So, magiging matalino ka, i-assess mo yung situation mo. Bandang huli, gagalangin kang tao kasi itong taong to hindi agad masalita. So, bago siya magsalita, naisip niya na lahat. Na-consider niya na lahat. Or at least kahit at almost everything. Ganun yun. Mga bata, maging humble kayo. Kayo ay gagalangin. Kayo may kagalang-galang na Stephen. Mga ganun. Paano ginagalang yung mga tao? Hindi mo pwedeng pilit yan. Ginagalang kayo pag nakita ng tao na talagang walang masabi sa inyo masama. At nadala sa hindi, yung mga taong humble. Doon ka, yun yung parang isang bagay, isang trait na common sa mga taong inoonong. Ngayon, iba na, mayabang din talaga. Yung iba naman, dating humble, pag naitaas na, oops, tuma. Yung mayabang din naman. So, yun yun eh. So, maganda, consistent mo na yung alam mo kung saan ka nakabuti sa'yo, yung pagiging mayabang ba, pagiging humble. Pagiging humble. O, di yun ang consistent mong gawin. Huwag mo lang gayaan yung mga ano. 9:24, pakibasa po, ready, go. Whoso is partner with a thief, heareth his own soul. He heareth perceive, and bewrayeth it not. So, ano yung partner? Nabag-partner, minsan may mga bagay tayong hindi kayang gawin mag-isa, di ba? So, pero ba't kayang may pag-partner sa pagnanakaw? Di ba? Kasi so, mag-nakaw ka rin. Pangalawa, papasama ka dyan. Kaya sabi dito, you hate his own soul. Parang alam mo, mapapahama ka dyan, tapos mag-partner ka pa dyan, alam mo, mag-nakaw. Ngayon, hindi mo dati alam, di yan, eh. Pwede namang i-break yan. Eh. Or pwedeng, sa may pwede kang gawin. So, huwag kang makipag-ano sa mag-nakaw. Pero ngayon, syempre, ano pa yung, sa church kasi, yung sabi mag-nakaw minsan, yung di nag-tides, ganun ang ano yan. So, huwag may mag-partner, at least, kung makakatulong ka, tulungan mo. Okay, he heareth cursing, and bewray it not. Ano nga ulit yung bewray? Anong inaalis ata yun, or, alam, hindi yun yung sinusot sa ulo, ha? Bewray. Ano yung bewray? Bewray, yan. Betray. Okay, ibig sabihin ng bewray, parang ina-expose mo daw. So, pag magnanakaw, huwag mo na itagong magnanakaw. Kasi di ba, ano yun, kasalanan talaga yun na nakaka-damage siya, iba. So, pag hindi mo sinabing itong taong ito, alam mo ba, ay, bago dito. Networking. Sa halip na sabihin, huy, ano ba yan? May partner tayo, ha? Pag kumita ka dito sa church, okay lang mo lahat dyan, ha? Ako yung pastor, sige, mayroon ako dyan, ha? Tatay, yun na. Kaya dapat in-expose agad yan, amen? Itong, ano yung he-heated cursing? So, ganun yun. Hindi po kasi pang sinasabi dito, yung mga magnanakaw kasi maraming galit. Diba? So, pag nakita mo na yun, nakipag-partner ka pa dun, hindi mo in-expose, kung ano mangyari sa'yo, na ano ka rin. Oo. Ganun po yun. Eh, kaya tayo dito, kung napansin nyo, lahat in-preach natin. Ganun naman talaga ang baptist, pero minsan umihina rin yung iba eh. Pag nasa gasaan din yung ano nila. Kaya, so yung patpas na ba't wala kang pakialaman yung ibang church? Ina-expose natin para yung ibang mawarningan, di ba? Kala mo, baptism, tapos lahat ng church, pare-pareho. Di ba, pumasok sa ano man,
So, ibang ano naman ako, ibang church naman ako. Tapos kung saan-saan ka lang pupunta dyan. Pag hindi ka nawaningan, hindi ka alam mo, okay lang yun. So, kaya natin yung nawaningan. No? Hindi yun something na... Ayan. So, kailangan mong i-expose yun. Okay? The fear of man, bring it a snare. Ito yung medyo sikat. But whoso put this trust in the Lord shall be saved. So, again, ano yung pinagbabaliktad? Yung isa ay galit sa Diyos. Galit sa... Takot sa Diyos. O nagtitiwala sa Diyos, isa takot sa tao. So, pag takot ka sa tao, magtitiwala ka ba sa Diyos? Siyempre, hindi, di ba? Pero pag hindi ka takot sa tao, minsan nakakatakot talaga yung tao. May kayang gawin sa'yo. Ano nga, tayo. Baka hulihin ka, bitch ka. Takot ako sa tao, hindi ako nagtitiwala sa Diyos. Yun yung sinasabi din ng contrast. Kaya pag nagtiwala ka sa Diyos, ay, bakit may expose yung mga bakla? Sige, tumala ako sa Diyos. Yun ang sinabi dito eh. Ah, hindi. May nakita ako. Nag-testimony. Dating bakla ngayon. Lalaki na. Kaya dapat matakot ka. Huwag mo nga sabihin niya mga bakla na ano. Walang mag-asa. Ha? Hindi mo natakot sa testimony namin? Dami kaming testimonials. Eh, ito sabi ng Bible. So, kailangan basta magtiwala ka sa Diyos. Pag nagtiwala ka sa tao, hindi ka basta matakot. Okay? Yung iba, takot na ikaw. Malinaw, sinabi ng Diyos, ganun eh. Okay? So, okay, huwag niyong i-abuse yung salita ng Diyos naman. Okay, iba naman yan. So, ano yung snare? Peter? Ano yung snare? Yan ba yung gumagapang ano, mabagal? Ano yung snare? Yan ba yung drums? Stephen, ano yung snare? Lakas yan, ano? Tama, tama yun. Okay. Trap, di ba? Lagi natin inaan yun. Trap yung snare. So, paulit-ulit yun sa Proverbs, di ba? So, pag takot ka daw sa tao, kaya ito yung ibang tao daw ginagawa. Mga binata ako, yung manalimig akong ano. Hindi pa ako marunong sa relationship, pero narinig ko lang, pag galit siya, dapat galit ka rin. Hindi ko na maintindihan dati, pero kayo naintindihan mo na. Ibig sabihin pala iba, kunwari galit, di ba? So, kung kailan lang. Ngayon, so ginagawa nila, pag galit ako, dapat... Maisip mo na mali ka, kahit tama ka. Kaya kahit sa mga forum, ganun din yun. Palabas sila, nag-galit sila. Pag hindi ka marunong, ay sige, sorry. Hindi mo na-detect, niloloko ka lang pala. Tinatakot ka lang pala. So, parang trap daw yun. Uy, natakot siya. Diba? Kahit sa boxing daw, laging kwento ni Pastor dito yun. Parang ano daw yun eh. Ewan mo, parang nag-ano daw siya eh. Nagano rin kasi dati boxing ako naman kaya sa taekwondo, ganun din, alam ko rin yun. So kahit sa sindakan lang yan, di ba? Yung ganun. May sindakan. Pag nasinda ka, lalo yung mga aso daw, ganyan, wuk, wuk! Pag tumakbo ka, naku, lalong gaganahan niya. Habuling ganyan. Pero pag pinakita mong lalabang ka, takot din yan. Lalo aso. Alam niyo ba yan? Pero yung pitbull, tumakbo ka. Ano yan eh? Oo. Oh. Reprobate dog yun eh. Hindi. Basta may special ano yun eh. Breeded yun eh. Okay, so magtiwala tayo sa Diyos. Pag magtiwala ka sa Diyos, sinabi ng Diyos, huwag kang matakot sa mga bagay. Dahil di ka dapat matakot. Tiwala ka sa Diyos, di ka matatakot sa tao. Amen? So maano natin, especially mga lalaki, kayo dapat makitaan yan. Pag takot na kayo, yung babae, sunod na yun. Diba? Many seek the ruler's favor, but every man's judgment cometh from the Lord. Nako, Calvinist to. Hindi na. Many seek the ruler's favor. Ano yung sabihin nun? I-connect nyo na agad sa pangalawang part. But every man's judgment cometh from the Lord. Hindi nga. Anong kinalaman ng favor tsaka sa judgment?
Ano yung paybol? Yung ba yung melon, watermelon, mango? Yung paybol. Ah, paybol. Gustong gawin na. Okay, gustong gawin na maganda sa'yo, di ba? Pabol. So, bakit ano yung kinalaman ng judgment? Siyempre, may judgment siya, gagawin ka pa ng pabol. Diba? So, ba sinasabi dito ngayon, especially yung mga ruler, kaya nung gusto mangyari, oh, sana unahin ni Mayor yung pasimento to, no? Dati kasi wala pa masyadong simento, di ba? Sabi, sana pasimento to, kaya sisip-sip sa akin, mga ganun eh. Kasi sabi dito, eh, sa Diyos yan. Kaya di tayo, ano, kung karapat-dapat na ano to, dapat naman sa lahat naman talaga, eh, di ba? Hindi mo kailangan sumisip sa akin, hindi mo kailangan sipsipan. Ngayon, sa teacher man yan, di sipsip ako sa teacher. Diba? Maniwala ka ng pag-college, gano'n. Hindi ko maintindihan yung mga estudyante mag gano'n. Wala ba tiwala sa sarili nila to? Hindi ko makakalimutan sa CCP nun. Eh, syempre, hindi nga ako gano'n. Pero merong ang tigas ng mukha ng teacher. Talagang siya na yung, ano, siya na yung pinipasintan niya na yung sarili niya. Ewan ko. Matanda na rin kasi. Natindihan niyo ba yung mga bata? So huwag kayong sip-sip sa mga ruler. Nasa Diyos yan. Minsan kahit ayaw nilang gawin sa'yo ng mabuti, ayaw kang gawin ng mabuti. Kailangan eh. Pag yung Diyos ang nag either nangusap sa kanya or ginawa siya, napilitan siya. Okay, hindi natin kailangan isik yung ruler's favor nang hindi tama. Obviously, kung allowable naman, tama lang naman, isik mo, walang problema. So, yung nilagay ng Diyos dyan eh. Pero huwag kang magko-compromise na hindi dapat. Okay, nakikinig ko ba? Ayan, taktong dalawa sa ano. Lamig ba? Buti kayo, nilalamig ako eh. Ano to? Unjust man is an abo... Ito, maganda rin po ito. Tandaan nyo to. Ano yung unjust? Hindi patas or actually masama. Pwedeng gano'n. Is abomination to the just. So, isabihin ito, kaya ito, sinasabihin ng iba, bakit galit na galit ka sa bakla? Ikaw hindi. Dapat galit yung sagot mo eh, di ba? So, parang ikaw pa yung abnormal eh. Yung Diyos galit sa bakla, tapos ikaw hindi. Hello, parang, ha? Eh, sinabi dito. Kasi pag ikaw na maayos ka, yung hindi maayos, kasuklam-suklam sa'yo yun. Pero pag pare-pareho lang kayo, kaya hindi ka naman totally ganun, pero medyo kumikiling ka rin doon. Di ba, may pagkalokolo ka rin. Hindi ka nga bakla, pero babayero ka naman. Mga ganun. Medyo, yun ang lagi nila ginagawa. Nakapansin ko yan eh. Sabihin nila, eh, hindi naman masama yung ano eh, yung bakla. Kasi bakit yung iba, babayero. Nakita nila, yun ang ginagamit nila eh. So, pag tinira nila yung kahinaan mo, na palagi nila yung kahinaan mo, lalo pag totoo yun, sabihin mo ngayon, parang surrender ka eh, parang, oh nga, sige, huwag akong titirahin, hindi na ako titirahin, parang ganun eh. So, pero magpatino ka, paano yun? Anong titirahin mo sa akin? Parang ganun. So, kapapakita mo yung galit mo doon, dahil alam mo yun, yung judgment ng Diyos sa kanila eh. Paano yun, di ba? Kaya ganun yun, tsaka yung kabalitaran, ganun din. Pansinin niyo kung yung just galit sa unjust, yung unjust galit din sa just. Yung sabi dito, yung ibang ano naman, yung unjust naging wicked, yung upright naging, yung just naging upright. Pareho lang yun. So pag ikaw naman upright, alam nila yun. Sa salita mo pa lang, sa kilos mo, sa hindi mo tinatangkilik. Diba, hindi mo pinupuntahan mo. Jamie, puro church yan. Titirahin ka ng mga ano, alam mo na. Yung mga nasisilaw sa'yo, mga ganun yun eh. So, kaya sinasabi po yun sa Bible, bakit? Ba't sinasabi niya? Kasi para maintindihan natin. In a way, nararamdaman na natin yan eh. Pero dahil nakasulat dito, black and white, dapat din na tayo magulat. Okay? Pag galit sa akin yung mga, ay, alam ko na. Ganun yun. Ako, pag may naasal sa akin, ginagawa ko naman yung, alam mo na, sinabihan ka ng mayabang. Bakit? Kasi hindi siya uminom. Ganun. Alam na, di ba? Mga drunkard yun. Hindi nila kayang pagtagumpayan yun. Pag nakikita nila yung ibang, parang andun yung inggit na, di ba? Ayun na, mga bata. Ano ba mga pwede sa mga bata? Ano ba mga problema nyo? Ha?
Sinong masamang bata para sa'yo, Joshua? Anong ginagawa ng mga masamang bata? Ha? Anong ginagawa ng masamang bata? Nangaaway. Paano aaway? Paano aaway? Nasaktan ka, ganun. Tama yun. Yung mga palaaway, ayaw nila sa mga ano. Ang sasaktan nila, yung hindi malaway. Yun yun. Ano yun? Minubuli. Stephen? Hinihiwalay ka sa church. Ayan. Pag nakita ka sa church, nasisilaw yun. Yung iba hindi. Kaya nga yung hinahanap natin eh. Diba? Kaya pag soulwin na ka, alam mo yun, lagi mo experience yun. Alam mo yun, natansyaw na yun. So, hindi ka nakawala ng loob kasi huwag mong nga sabihin ito, isa, dalawa, tatlo, tumanggi, lahat na. Hindi ganun. Wala kayo. Hindi inaalaw ng Diyos yun sa kabutihan niya. Tawa. So, huwag kang ma-discourage. Ngayon, kung may nakita ang sobrang against sa'yo, Peter, ano ba yung masamang bata? Ano ginagawa? Bumubuli, sabi ko na eh. Ano pa? Naasal, di ba? Ba't kayo naasal? Kasi siya inasal din. Yun lang yun. Kaya pag kayo, inasal kayo, naasal naman kayo, may something strong din sa'yo. Ngayon, kasalanan nila yung kaso na ipasa sa'yo. Huwag mo na ipasa sa iba. Amen? Bata? Ganun yun eh. Pag naasal ka, tapos di mo natin magtagumpayan, wala kang kapayapaan, ipapasa mo sa iba yun. Ay, gusto ko yung mga asal kasi naalala ko nung inasal ako, asal na asal ako eh. Ay, maganda ba doon? Wala. Tigilan mo na, di ba? Amen? Amen? Stephen? Ben? Amen ba? Amen? Ha? Amen. Yan. So, yan. So, huwag kayong magugulat. Magka-conflict talaga yan. Kaya, huwag mo nang kaibiganin. Hindi ka nawalan. Pag, ay, wala akong friends. Kahit sino na lang. Naku, kawawa ka. Ang dapat friends nyo, family nyo. Yan. Eh, paano pag inaaway ako ng family ko? Huwag mong, ano, bilis na nana eh. Pwede yun. Tama yun, actually. Pero maganda rin yung family mo, talagang ano, huwag mo rin awayin, at least. Pagbigyan mo, kasi kahit pa ano, kapamilyan, yung talagang believer, medyo may lumilingon doon. So, minsan mahirap yan. Minsan mahirap. May mga pagkakataon na mahirap yan. Pero sinasabi ko sa inyo, kahit naman sa ano, di ba, don't burn the bridge nga, sabi nga nila. Ako, pag may nag-away sa akin, natandaan ko lang yun, pero hindi ko magagantihan yun. Ina-assess ko, pinag-play ko, ano ang problema nito. Kung alam ko, may narinig ako sa kanya, at is malaman ko. Pero hindi ako yung mangunguna para i-burn yung bridge. Kaya kung i-burn niya yung bridge, siya yung nag-burn, hindi burn, hindi ka talo dun. Especially tayo kasi tayo, yung objective natin, ma-win lahat ng kayang ma-win eh. May, medyo mahirap, pero bandang huli, healthy yun, maganda yun. Ang blessing na Panginoon nasa iyo naman, which is good. Ngayon, ngayon, kung talagang malas ako sa mga kamag-anak ko eh, kaya may church. Yun ang maganda dun. Sa church, ang Diyos na nag-establish niyan, malamang sa hindi, at least sobrang kumpara sa family natin sa laman, mas perfect yan. Ay, hindi, meron pa rin sa church na ganyan eh. Still, kung mamamanage niya yan, ikaw, meron kayo lagi sinasabi kasi minsan na, last ko narinig sa mga pastor rin, sabihin, minsan mas matitindi pa yung mga anak ng Diyos daw eh. In a way, totoo yun, pero minsan actually, hindi anak, yung sinasabi palang anak ng Diyos, hindi lang na-assess ng maayos, hindi pala anak ng Diyos. Or sobrang hinang Kristiyano. So, totoo rin, nasabi ko sa inyo last time, di ba, sa church mo makikita yung mga pinaka, mga bait na tao, dyan mo rin makikita yung mga pinaka loko-loko. Andahan niya, kaya mag-ingat, si Judas, maganda naman, konti, at least, di ba, si Judas,
1 out of 12, eh, maliit na percentage na yun. Eh, kung nasa labas ka, wala ka sa church. Parang 50-50 ka. Diba? So, tama yun. Very good nanay. Kung anong family mo hindi maayos, sa church ka, magtiwala ka sa Diyos. Hindi ka niya pinabayaan. Kung mag-decide ka lang ng tama, sa church ka mag, ano, tatuwin mong pamilya yung church, eh, hindi panalong-panalong. Amen? Wala ka rin excuse. So, after po nito, sa 30 and 31, ito na yung medyo mag-iiba na yung, ano, kasi hindi na yan kay Solomon, yan ay kay Agur, kay Lemuel, and collection ng mga iba pang Proverbs. Amen? Amen. Tapusin na natin doon, this way. Una, maraming salamat at matapos namin ng Proverbs. Nawa, nakuha ulit tayo knowledge about your book. Collection din po ng knowledge na na-accumulate, Lord, ni Solomon and other kings. We pray na we take heed on your word. May nabang kami dito. Maging wise kami, Lord, at lagi niyong inakontas ang fools sa wise. Minsan kami fools, but we pray na that will not be the case. Long-term, Panginoon, especially as we learn from your word, mapatuloy kami. May po ay maging wise and wiser, Panginoon, as we the days go by. Lalo pag nagtatapat kami, at nagtitiwala kami, at we act accordingly sa inyong salita. Especially mga kabataan nito, lumasa kami, Panginoon, na mas mahalagi kami sa magandang kalagayan, maligtas na kami, so we pray na maging ilaw na kami ng salibutan, Panginoon, na we serve you as we also serve people, Panginoon, dapat na malaman din nila, bless sila sa panganap sa pamigitan niya yung salita, Panginoon. So, ingatan niyo po kami lagi, Panginoon. Salamat po, Lord, sa moment na ito, Lord. Kaya mong malalati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen.